morning mga paps. For today's vlog ay ang topic natin ay about sa bakit nababawag ang isang rabbit. May dalawang dahilan. Siyempre yung pangatlong dahilan na yun yung stress sila. So itong dalawang dahilan na to importante para may share ko sa inyo kung ano yung dapat gawin or dapat iwasan. So tara na. So, alam naman natin mga paps na isang rabbit na pinaka-cutest na animals na gusto natin alagaan. Ngunit paano natin sila mapaparami kung isa sa mga dahilan ng kanilang pagkasira ng similya ay isa sa mga paborito nilang damo? What? Paano masabi? At yun ay ang itilipin. Pero ano nga bang itilipin? At anong epekto nito sa tao at sa ibang hayop? Unang-unang importansya nito ay ang pagpuporga sa tao man o sa hayop. Sa tao ay kinakain nila yung mga buto sa mga ibang lugar o ibang lahi dahil ito ay maganda daw sa katawan dahil ito ay pinapatay ang mga bulate sa ating tiyan. At sa ibang hayop, katulad ng manok, kadalasan nila itong sinasama sa kanilang pagkain para pampurga, para lumakas kumain at mangitlog ng marami. Ginagamit rin ito sa mga kambing, pampurga din at pampalaki ng timbang o pampatahas ng timbang at pampabuild ng muscle. Marami pang farmers na sinasali ito sa kanilang pagkain ng kanilang mga hayop. Ngunit bakit bukod lang ang rabbit ay may malaking epekto ito? Kaya pala paborito nila rin ito kasi ito ang dahilan para sila ay lumakas kumain dahil nga ito ay pumapatay ng mga bulate sa kanilang digestive system. Kaya pag makita mo sila ay para silang walang kabusugan dahil nga ito ay pampagana ng kumain. Sino ba sa atin ang hindi maiinganyo kung malakas kumain ng ating alagang rabbit? Diba? Ngunit gusto mo bang isakripisyo yan mga paps kung pagkatapos pala nun ay hindi na magbubuntot ang iyong dome at hindi na makakapagpalae kasi nga either yung back o yung dundo na kumain ng daon ng ipilipil ay baog na? Pag nasobrahan pala nila yung mga paps ito ay pumapatay na similya at hindi lang isang buwan ka maghihintay mga paps, hindi dalawa hanggang tatlong buwan dahil yan ay proven ko na. Masakit man aminin, ako yung tinamaan ng ganyan na problema. Ako mismo naka-encounter, kaya sinishare ko sa inyo. Tatlong buwan ako naghintay nang walang itil-itil at binitamins ko lang ng konti, ayon bumalik sa dati. Back to normal na sila at nakapagpalitaw na rin ako. So kayo mga paps, mahala kayo kung anong plano nyo, kung papanalwalaan nyo ba ako, hindi. Kasi sineshare ko lang ang aking mga na-experience sa aking mga rabbit. Kaya nga ito alam kung magaling ang tiyamba mo, malaki. Ayan mga paps, ang unang dahilan ng kanilang pagkabawag o pagkawala ng similya. Dumako naman tayo sa pangalawang importante din. Paano masabi? At yun ang sobrang init na panahon sa ating bansa. Mas prefer kasi ng ating mga alagang rabbit ang malamig hanggang sa katamtamang klima na panahon. Kaya minsan nakikita natin sila nilulublog nila yung kanilang mukha at leg o ngunso sa tubig o may pod drinker. Kaya malaki talaga ang epekto sa kanila ang sobrang init. Mamamatay ng cells ng kanilang mga similya, stroke attack at mamamatayan ka pa. Pero tuloy lang sa laban mga paps sa amon ng buhay. Ganyan talaga ang kasabihan niya, pag hindi ka nagkakamali, hindi ka matututo. So sa susunod, may improve na tayo mga paps dahil alam na natin ang sistema. So kapit lang mga paps, tulad dito sa channel ko, subscribe na. Okay. Para updated ka man sa dagdag kaalaman pa na i-upload kong video.